Ang one of the finest shooters ng Gilas ng 90s na si Alan Kaydig ay may sinabi po ngayon sa mismong Gilas squad para makasabay tayo sa mga lumalakas na katunggali natin, hindi lang sa World Cup kundi pati sa Asian Games. Maganda tong sinabi ni Kaydig kasi sa palagay ko, kapag sinunod natin itong sinabi niya, ito na yatang magiging solusyon para hindi tayo mapag-iiwanan. Sabi niya, magdagdag ng maraming shooters. Second update natin mga quiz, alam nyo ba na magkakaroon po tayo ng tune-up games sa darating na September 22 at ang makakalaban natin ay ang LG Sakers na kung saan kinabibilangan ito ng isa sa mga naging import sa PBA na si Lee Kuan Hee. Magiging pantapat daw ito kina Romeo or JB dahil sa kanyang ability to score at maging offense initiator. Bago tayo magpatuloy, kung nais nyo suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Nagkaroon ng pagkakataon ng Spain na makausap ang isa sa mga finest shooters ng Gilas way back 90s na si Alan Kaydig at may sinabi po siya na sigurado naman ako na sasang-ayon kayo. Ayon sa kanya, ang masasabi niya sa Gilas, kulang sa shooters. Sabihin na lang natin na nagdagdag na nga ng shooters ngayon pero hindi pa raw yan sapat. Dapat magdagdag or magparami pa nga ng mga shooters para malakas ang opensa natin. Kung titingnan mo yung ibang bansa bukod sa kanilang magandang system, malakas din ang hatak nila sa outside shooting. Sa panahon kasi natin ngayon, hindi na uso yung magdadrive, maikipagpatayan ka pa sa ilalim kasi kahit yung mga big man nila nakakatira na sa labas. Diba yung modern big man natin, ganito na talagang ginagawa sa court? Ang pinupunto ni Kaydig, ang Gilas ay may poor shooting at dapat ito yung pinagtutuunan natin ng pansin. Ang hindi natin maintindihan ay marami naman tayong shooters pero iba ang kinukuha. Marami tayong mga willing maglaro para sa Gilas ng mga shooters pero hindi sila ang kinukuha. Tapos ang advantage pa, kapag maraming shooters, kung hindi man pumutok lahat, marami pang re-resback. Kapag may bumigay, may sasalo. Sa panahon natin ngayon na puro outside shooting na lang ang labanan, dapat ito na ang focus ng ating sistema. Yung outside shooting natin, napansin nyo ba nung World Cup? Dito tayo kinakain sa poor shooting na nasa 33% lamang laban sa mabibigat na bansa na nagka-coverage ng 55% pataas. Kaya hindi na nakakapagtaka kung napapako tayo sa scoring tapos wala pang endgame. Bukod sa problema yan, dinagdag din ni Kaydig ng isa sa mga problema na kita niya ay paiba-iba tayo ng mga players. Iba kasi ang chemistry nila noon kasi may band talaga. Yun bang sila yung laging kinukuha at inaasahan sa loob ng maraming panahon na nanatili sila sa PBA kaya effortless na rin yung chemistry. Walang nagkakanya-kanya. Tsaka lahat nakakatira. Lahat may ambag. Pagdating naman dito sa sinabi ni Kaydig na paiba-iba ang mga players, mabigat na usapan yan. Iba na ang mga players ngayon. Mahirap na silang palaruin. Mas marami nang tumatanggi sa maraming kadahilanan. Yung iba takot masabihan ng negative comments. Yung iba naman, mas matimbang pa sa kanila yung commitment sa overseas leagues at yung iba sadyang hindi ito priority. Gusto lang na sa PBA lang manatili. Yung pinaka problema din natin, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon depende sa coach at magkakaroon pa ng samansaring issues dahil hindi napili si Kuan or ayaw ng coach si Kuan. Yun bang mga ganun? Sa palagay ko kapag sinunod natin yung payo ni Kaydig na manguha ng maraming shooters at versatile na players, siguro may laban tayo especially sa Jordan ni RHJ. Ano sa palagay nyo? Tara, next update naman tayo. Ipapaalam ko lang po sa inyo na magkakaroon po tayo ng tune-up game ngayong darating ng September 22 bilang paghahanda sa Asian Games 5x5 tournament. Ang makakalaban po natin sa tune-up game ay ang LG Sakers ng KBL. Dito may isang player ang pwede raw pantapat kay Justin Brownlee or Terrence Romeo. Pero mas kakaiba lang tong si Lee Kuan Hee. Siguro naman pamilyar to sa inyo. Siya yung naging former import ng Phoenix Fuel Masters. Tama po ang dinig nyo, nakapaglaro po siya sa PBA. Ibig sabihin, pamilyar na sa kanyang play style natin sa Pinas. Ayon sa kanya, mas naging maganda pa raw nilalaro niya ngayon dahil sa kanyang stint sa PBA. Bali utang niya sa PBA ang kanyang magandang performance. Base sa kanyang huling stats, siya ay nagka-average ng 17 PPG with matching 8 assists per game. Grabe to. Si Lee ay magaling mag-initiate ng puntos, magaling siya gumawa ng play, magaling bumutas, kumbaga, para siyang si LeBron James ng KBL. Tsaka dati rin to nakaaway ni Abando sa court. May pagkamainitin din ng ulo eh. Magaling siya sa perimeters at mataas ang IQ sa pasahan, kaya mataas ang average points sa assist. Mukhang mapapalaban ang mga point guards natin sa kanya. Anyway, sa September 22 pa naman yon at open court po ang tune-up game na to. Pwedeng manood ng live kaya aabangan natin yan. Good luck pa rin, Gilas, Pilipinas!